Ika-23 ng Hunyo taong 2024, araw ng paggalga paitaas ng bidyong ito. Ngunit mayroon lamang problema sa aking binili mga barya at salaping papel noong ika-20 ng Hunyo taong 2024. Sa lungsod ng Paranaque, aking binili ang 2 barya at 2 salaping papel lamang sa halagang 100 piso. Bago muna ito, nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa Numista. Ang Numista ay isang poksapot na maaari kayo mag-track ng inyong mga koneksyon ng mga barya, salaping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Gayun din sa pagbibigay ng impormasyon nito. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire-recommenda para sa mga kolektor na nanonood sa videong ito. Makikita naman sa clip na ito ang aking koneksyon ng mga salaping papel. Ang unang barya sa bidyong ito ay nanggaling sa Timog Korea. Sa harapan, itinatampok dito ang Manchurian Crane. Gayon din ang denominasyon nito sa wikang Koreano. O Baek Won, ang kahulugan ng 500 won. Sa likuran naman, denominasyon na 500, taon ng paggawa ay taong 2008. At ang pangalan ng kanilang bangko sentra na Bank of Korea o sa Koreano ay Hangugneng. Ang huli at ikalawa ay nanggaling ng gitnang silangan, Bahrain. Sa harapan, itinatampok dito ang mapa ng sibilisasyon ng Dilmun. Gayon din ang taong ng paggawa nito na taong 2009 o Hijri 1430. Mayroong nakalagay na surat na Kingdom of Bahrain sa Arabe sa itaas at Ingles sa ibaba. Itinatampok dito sa likuran ang Paramuti at ang denominasyon na 25 fils. Para naman sa mga salaping papel, ang unang salaping papel sa bidyong ito ay nanggaling na Nepal. Sa harapan, itinatampok dito ang Bundok Everest. Si Maya Devi at ang nakalagay na description na Lumbini, the birthplace of Lord Buddha, kung saan si Buddha ay ipinanganak sa lalawigan o pook na yon. Mayroon pang nakalagay na lumambarya rito, 100 rupi. Sa likuran naman, itinatampok dito ang rinoserong Indiano. Ang sagisag ng Nepal Rashtra Bank at ang nakalagay na taon na taong 2015. At ang pangalawa at huling salaping papel sa bidyong ito ay nanggaling ng Oman. Sa harapan, itinatampok dito ang sagisag ng Oman at ang mga teres na luntian ng Jabal al-Akhdar. 100 baysa. Ito ay sa kampun ng buong riyan ng Oman. Sa likuran naman, itinatampok dito ang mga puno ng niyog na katulad din ng sa barya ng 2 piso ng Pilipinas na ginawa mula noong taong 1983 hanggang 1994. At ang isang pook na tinatawag na Baraj, isa itong lokalidad ng kabisera ng Oman na Muscat. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2020 o Hijri 1441. Mayroon din pagkakaiba sa kulay ng lumang 100 baysa. Sa nakaraang 100 baysa, ang kulay nito ay luntian. Ngayon, kulay nito ay kayumanggi. Katulad din ng kulay ng 10 piso ng Pilipinas na ginawa mula noong dekada 70 hanggang taong 2002. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa Numista kung ilan na ang mga barya na dito sa aking koleksyon.
Makikita naman sa susunod na clip para naman sa mga salaping papel. At nandito na lahat ng mga barya at salaping papel na aking binili sa lungsod ng Paranaque noong 20 ng Hunyo taong 2024. At dito na nagtatapos ang kabanatang ito. Magkita muli tayo sa 87 kabanata ng barya-barya at papel-papel. Sandali lang. Akin munang pinapasalamatan ang aking mga kaibigang korektor at mga kakilalang korektor ng mga barya at salaping papel dito sa YouTube. At inuulit ko po, magkita muli tayo sa 87 kabanata ng barya-barya at papel-papel.